Hello and welcome back to your online lecture series with me again, Sir Vin. So ngayon naman, okay, pag-usapan natin yung summoning assistance for the mga summoning technique na yan. So yon, biro lang yon, mga summoning technique. So pagka ang assistance natin, katulad yan, di ba, any officer making a lawful arrest, but may verbally summon as many person, kahit isang batalyon yan, as she deems necessary, ha? Ulitin ko, necessary, kinakailangan siyang tulungan para ma-aresto yung tao na yon. So, pwede siya as many person, diba? As many person na pwede niya mahanap verbally sa lugar in executing the arrest. Okay? Basta, ang keyword lang natin dito is necessary. Diba? Yung dami ng tao kailangan is sakto, diba? Kailangan sila nun. Okay? So, every person na sinamon, dapat tutulungan siya in making the arrest. And he can render such aid without detriment to himself. So, sunod naman, ito, right of attorney or relative to visit person arrested. Ang right of attorney natin, kailangan dyan to yan. Ang pag nahuli ka kasi kila, pwede mong kausapin yung abogado mo relative. Okay, so, ang member of the bar, ang tinutukoy natin dito is yung mga abogado. Kailangan nila kasi yan eh. They have the right to visit and confer. Confer in a sense na pwede sila makapag-discuss privately. Hindi sa labas ha, pero in such na dun lang sa may custody pa rin ng law enforcer. Yan, kailangan nandun pa rin sa custody. So, it should be any hour of the day. Pero kung urgent cases, related naman sa kaso niya, kailangan may mga information, vital information, pwede siyang kausapin ng kanyang abogado in regards with the case. Okay, ang karapatan na to kailangan na exercise din. Pwede din ng kahit sino relative. Diba, relative ng person na na-aresto. This could be seen on Section 14, Rule 113 natin. Okay, so pag nahuli, kailangan ang relative natin pwedeng mag-request na itong abogado ang kukunin, ganyan. So, to talk about the cases. So, pagka hindi yan nasunod kasi, you're depriving a person's right, o kaya inaano mo yung right niya, you would be penalized under RA or EO number 155 rather, na kapag ang officer ay nag-deprive sa person of his right to counsel. Si karapatan mo yun eh, kasi hindi naman lahat alam ang nature ng offenses. Hindi naman alam lahat alam ang batas. Diba? So baka malay natin may loopholes na gagawin. Okay, kumbaga. So the attorneys ang ating mga warriors pagdating sa ating batas. So yun, ganun sila ka-importante. Next, this is the custodial investigation. Ang custodial investigation ay ano? Ano siya? It is a term denoting that the investigation is nakandak na doon sa suspect na kung saan na-aresto na. Okay? So, ito naman, yung custodial investigation is inline pa rin siya sa ating saligang batas or yung ating constitution. Kasi you could trace it back to the 1987 constitution, Article 3, Section 12 ng ating, okay, yung ganyan, custodial investigation, okay? So, ngayon, the rights of the accused during custodial investigation, eto na nga, yung mga Miranda rights natin or doctrine, right to remain silent, hindi right to remain silent, bang-bang, okay? Hindi pwede yan. Right to remain silent, ibig sabihin, pwede siyang hindi magsalita kasi i-refrain kumare from interrogation, from the interview, pwede siyang hindi muna magsalita. Okay? Next, karapatan niya rin magkaroon ng sarili niyang abogado. Diba? On his own choice. Kung wala naman siyang pambayad, magganyan, so the state will provide for him. Sunod, kailangan, itong pinakakailangan talaga sa akin, pananaw, the right to be informed of the nature of the accusation. Okay, ibigin natin yung karapatan sa mga na-aresto, di ba? From the moment na na-aresto mo siya, ayan na, nagtitik na ang clock ng custodial investigation laban sa kanya. Okay? So, notabene, or take note on this,
yung consequence ng invalidity ng arrest. Okay? With this kasi, the failure to acquire jurisdiction over the person of the accused, criminal liability ng law enforcer for illegal arrest, tsaka any search incident to the arrest becomes invalid, rendering the evidence acquired as constitutionally inadmissible. Kasi from the moment na inarrest mo, ito kasi yan eh, jurisdiction over the person of an accused is one of the requisites of the criminal procedure bago mag-proceed dun sa kaso. So, yan nga, para magkaroon ka ng jurisdiction over the person of the accused, dapat it is by virtue of a, as a general rule, by virtue of a warrant of arrest, a valid warrant of arrest. So, pag ito hindi nasunod, magkakaroon pa ng criminal liability si law enforcer kasi illegal arrest yun eh. Kasi from the first pa lang, nag-fail ka na nga eh, magkaroon ng jurisdiction dun sa tao eh. E di ibig sabihin, liable ka na rin dun for illegal arrest. Okay? Sunod dun is yung lahat, kasi diba pagka-arrest mo, pwede kang mag-search. Lahat ng na-search mo in regards sa kanya would be inadmissible sa court. Diba? On what grounds it is constitutionally inadmissible. Nilabag mo yung nasa Bill of Rights. Okay? Next. Instances of warrantless arrest. O, so, mas kilala rin sa citizen's arrest. Baka kasi sabihin nyo, Sir General, rule tayo. Kailangan, may warrant of arrest palagi. So, sinabi ko na nga sa inyo, may instances na hindi na kailangan ng warrant of arrest. So, ngayon, four points lang ang pag-usapan natin dito. When in his presence, the person to be arrested, ito na, yung in flagrante delicto na pinaka-favorito natin. Take note ha, in flagrante delicto. So, ibig sabihin, yung peace officer, law enforcer, may nangyayari na, it has committed, diba? Ito yung pinaka-favorite, has committed, is actually committing, ginagawa na, or sinusubukan gawin, attempting to commit an offense. So, makikita natin ang mga kaso na related dito is yung kay People versus Sucro. Dito kasi sa kaso ni People versus Sucro, yung police officer nakita niya sa malayo pa, sa malayo. Nahirinig niya yung disturbance eh, dun sa malayo. Hindi naman kailangan sa harap eh. Ang gusto na makita dito kahit malayo, basta perceptive, di ba? Na-percept ni police officer, pasok pa rin siya dito sa in flagrante. Direkto, pagpunta niya daw doon, kasi niya nakita niyo na yung scene. Tapos, with that being said, di naman pwedeng, uy, may nangyaring krimen. Punta muna siya doon, di ba? Gagawa siya ng formal ng mga documents, saka kukuha ng warrant of arrest. Hindi naman pwede yan, hindi nakatakas na yun. So yan, pwede siya dyan. Yung warrantless arrest natin. Basta in terms of in flagrante delicto. Number 2, when an offense has just been committed and yung peace officer natin may probable cause to believe on personal knowledge, and yan, pwede nyo na siyang basahin, but the main thing here is ito yung tinatawag natin na hot pursuit. O kaya sa US, mas kilala siya bilang fresh pursuit. Ibig sabihin nun, hindi ko nakita na ito na yung nangyayari, pero may lumapit sa akin na sinabi, mamang polis, meron pong krimen na nangyari doon sa may malayo. Okay? So, with that being said, ikaw as a law enforcer, pwede mo na siyang arestuhin by virtue of warrantless arrest. Kung mara ikaw din, basic citizen ka lang, yung mga kuyog-kuyog, pwede yan. Kasi ibig sabihin, may krimen na nangyari, ikaw as a civilian, is nirestrain mo lang yung suspect, diba, sa krimen na ginagawa niya. So, pwede yan. It's citizen's arrest as well. So, ikaw, civilian, pwede mong gawin. Okay? Basta necessary lang yung ginawa mo. Pangatlo, hindi na kailangan ng warrant of arrest or warrantless arrest kung escapee from jail. Pag escapee from jail, ang tawag na sa kanya ay fugitives from justice. So, ito ay pasok din sa warrantless arrest.
Next is kung ang right niya, di ba, nung una pa lang is na wave niya. So, yung wave na yon yung about sa arrest. Ah, okay? So, pagka winave niya na yan, so, warrantless arrest could push through. So, sir, pwede ba yung mag-wave? Kunwari, si suspect lang, sinabi, wave ko na yung karapatan ko. Hindi. Hindi pwede yon. Kailangan ng consented arrest na tinatawag na yan, di ba, kung warrantless arrest, kailangan ano pa rin siya, with tulong ng ating mga attorney. So, okay. With this one, willingly siya pumunta sa custody ng ating law enforcers. Okay? So, i-wave siya ulit by the power of our counsels. So, yung mga attorneys natin, member of the bar. Next and lastly, patapos na, it is the inquest. Ang inquest naman is an informal and summary investigation conducted ng, itong mahalaga, yung public prosecutor. Sige, pinakamadali na lang para mag-guess nyo na. Ang inquest kasi, di ba, ginagawa yan ng inquest prosecutor or public prosecutor sa mga krimen na pasok sa warrantless arrest. Kasi nangyari na nga yan sa harap. Ibig sabihin, hindi na siya magkakaroon kadalasan ng mga malalalim na PI, mga preliminary investigation. So with that being said, ikakandak niya na, ihahain niya na naigi lahat ng facts of the case. Pero ganun pa rin, kailangan pakinggan pa rin yung suspect. And kailangan i-detain din siya doon with the virtue of the, ano, with the virtue of without the benefit of the warrant of arrest. Okay, so ang inquest kadalasan, ulitin ko, coming from the warrantless arrest. So yan, medyo nakuha na natin yung nature ng arrest, and I do hope you would read yung mga binibigay kong lecture notes sa inyo. So I'm making this presentation yung point by point, and I really do hope that you have understood the nature of arrest. So thank you very much for your time, and I'll see you again next time.